Nagbalik na kami sa work from home. So, kailangan ko ng headset since kailangan ko siya sa work ko. And kailangan ko rin ng headset para, alam mo na, pang sound trip. Kasi minsan maingay sa labas. So, minsan gusto ko lang magsolo sa kwarto ko. And I came across to this shop, yung HUID 4714IQ, na may 692 followers sa Lazada. Yung ratings ng shop is 98%. So parang okay, sige, check natin yung mga binibenta niya. Mostly ang binibenta niya is mga steel series na second hand. At makikita niyo yung mga comments dun sa mismong website na sobrang tataas or halos lahat 5 stars. Siyempre ako parang, totoo kaya to, hindi kaya ako mascam. So since yung gusto ko na model is yung steel series Arctis 3, yung Bluetooth, since naka-iPhone ako and walang headphone jack yun. So kailangan ko ng Bluetooth. And yung prices ng original na Arctis 3 Bluetooth is 6,000 pesos. So basically binibenta lang niya yung second hand na almost brand new sa halagang 3,396 pesos. Talagang mapapaisip ka kung bibilin mo siya or hindi eh. Obviously, nakakabili na ako since nakikita nyo sa video na ina-unbox ko yung unit at makikita nyo yung first impression kung malinis ba siya or makinis ba siya, wala ba siyang mga dents masyado. So, it came up, naka-box lang siya yung nakita nyo sa video. Then, may kasama siyang tatlong cable, isang for micro USB charging yun, isang 3.5mm jack, at saka isang converter na yung dalawa yung dulo for mic and audio. So I have one problem since hindi ko siya ma-verify kung original yung nabili ko na steel series. So i-assume na lang natin na yung review ko dun sa unit is original yung nabili ko. So ipapakita ko rin sa inyo and tulungan niyo ako kung paano ko ma-identify kung original siya, since as in natignan ko na yung mga websites kung paano ba siya may verify pero wala akong makitang sagot. So let's start with the So, ang isa sa mga pinakagusto ko dito is sobrang comfortable gamitin at yung foam. Sobrang lambot and kasyang-kasya yung buong tenga mo. So, hindi mamumula yung tenga mo dahil hindi rin ganun kahigpit yung headband. Ang isa lang problema is kung di kayo naka-aircon katulad ko, minsan mainit. As in, sobrang pawis na pawis yung foam since hindi nakakalabas or walang airflow. Ang kagandahan din naman nun is sobrang cool niya. Number 2 is yung noise cancellation. As you can see, nakatapat sa akin yung electric fan pero halos hindi kayo naririnig. Then, hindi ka rin pala naririnig sa kuya Shopee na nagde-deliver kasi talagang yung noise cancellation niya is hindi naman siya natatanggal kahit igalo mo ng igalo yung ulo mo. Kaso, feeling ko hindi siya advisable for jogging kasi nga pawisin eh. So, next yung mga function naman niya. Meron siyang pop-up na mic. As you can see yun, mabilis mo lang siyang mahugot. Then, hindi siya masyadong nakatapat sa bibig ko kasi medyo malaki yung mukha ko. So, siguro mas maliit yung mukha ko, mas sakto siya dun sa bibig ko. Pero, nice din na may kasamang mute button. So, if ever na may sa calls sa office, so pwede ko siyang i-mute. Then, ito nga pala yung, wala kasing instruction since second hand lang siya, nasa box lang. So, kapag ganyan yung Bluetooth niya, kung paano siya i-connect. So, yung mga previously na nakakonect na device, automatically na available siya. Then, if magkoconnect kayo ng bagong device, kailangan mag-blink siya ng mas mabilis, katulad niya. Yung Bluetooth version niya is 4.1. So, right now, yung mga Bluetooth version is 5. Wala naman ako masyadong latency or hindi naman siya na-disconnect. So, walang problema sa mga newer devices. So, ayon kay Google, ang tawag daw dyan is yung Ski Google Headband. So, yan yung sumasapos sa ulo nyo para hindi nyo maramdaman yung headband mismo. Replaceable siya and may nakita ako sa Shopee, mura lang siya, nasa mga 200 to 500. Depende sa shop. So, yan nga pala yung serial number. Hindi ko siya ma-verify kay steel series na website kung talagang legit siya or hindi. So, kayo na lang yung humusga. Ito na yung mga parts. So, meron siyang mute button, may volume rocker,
meron siyang main cable jack, yan sinasaksak, then may shared cable jack din yan. Then yan yung micro USB, yan yung pang charge. Then nasa left side yung retractable microphone. Next, proceed na tayo sa right side. Sa right side, meron na Bluetooth button, acted as power button. Then yan, wala yan silbi. Parang design lang siya. So, last part ng video, yung quality ng sounds. So, for me, masyado siyang mabass. So, more on... mas gusto kasi yung hindi masyadong kulob yung pakinggan. Pero, aside from that, sobrang solid na sa akin. Maganda yung battery. Okay din pala yung battery niya. Long battery life din. Maganda talaga siyang tingnan. Sobrang simple lang niya and perfect siya dun sa setup ko na all black. So, last question is, sulit ba? Siguro, assume natin na original, legit, na second hand to. For me, sulit kasi walang masyadong scratches. Pero kung fake na second hand, parang, nagkamali ako ng bili. Pero, tingnan lang sa comments kung sa tingin niyo original siya or hindi. So, thank you guys for watching. Maraming salamat sa 132 subscribers. Yun lang. Bye.